Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pagkatapos po ng madugo at masinsi ng screening at deliberation mula sa isinumiting record high na 30 finished films, nakapili na ang selection committee ng Metro Manila Film Festival ng 10 entries para sa annual film festival. Ang lahat ng mga kalahok sa December 2023 Film Fest ay napili base sa mga sumusunod na criteria: artistic excellence 40%, commercial appeal 40%, Filipino cultural values 10%, at global appeal 10%. Ayan po yung criteria. At base po dyan sa criteria na yan, mga kababayan, magkakaroon po ng 10 entries dyan po sa Metro Manila Film Festival 2023. At ito po ang ika-49th edition. Ang mga pelikula po ay maging available para panoorin ng sambayan ng Pilipino simula December 25, 2023, araw po ng Pasko, hanggang January 7, 2024. So ito po yung mga 10 official movie entries. Unang-una, A Mother and Son's Story. Ayan po ay under Cineco Productions. Ang bida po dyan sa nasabing pelikula ay si Sharon Cuneta at si Alden Richards. Yan po ay dinirek ni Noel Naval. Ang ikalawa po ay ang Kampon, under po ng Quantum Films. Ang mga bida po rito ay si Derek Ramsey at si Beauty Gonzalez. At ang direktor nito ay si King Palisok. So ang pangatlo pong entry ay itong Penduko, under po ito ng Sari Sari Network. Ang bida po sa nasabing pelikula ay si Mateo Gudicelli. Ayan po ang mister ni Sara Jeronimo. At ang kanyang leading lady ay si Christine Reyes, mga kababayan. Ito po ay written and directed by Jason Paul Laksamana. O ang pang-apat na entry na inaprobahan ng Metro Manila Film Festival selection team ay ito pong Rewind, under po ng Star Cinema, APT Entertainment, Agosto 2 Media. O ito po ay partly producer po ito nga dating producer ng It Bulaga na si Tobera, APT Entertainment. Ang abida po dito sa pelikulang Rewind ay si Ding Dong Dantes at si Marian Rivera. At ang director po niya na si May Cruz Albiar. Number 5 po, under JG Productions, When I Met You in Tokyo, na pinangungunahan po ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Ito matitinding mga artista, mga kababayan. Vilma Santos, Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Darren Espanto at si Cassie Legaspi. Ayun, si Cassie Legaspi lang ang medyo tagilid. Pero mabigatin po ang mga senior actors and actresses. Vilma Santos, Christopher De Leon, Tirso Cruz III. Ayan, mga sigurado yan. Maglalaban-laban yan sa best actor, best actress. At ang director po nito ay si Rado Peru at Romel Penza. Ang ika-anim po ay Becky and Badet. Under po ito ng The Idea First Company. Ito po ay comedy. Sigurado ito, kasali ito sa best actress na comedy role. Ang bida po rito, Eugene Domingo at si Pok Wang. At ito po ay sinulat at dinirek ni June Robles Lana. Number 7, mga kababayan, Malyari. Under po ng Mentor and Clever Minds Incorporated. Ang bida po rito, Piolo Pascual, JC Santos, Edis Hoson, Janela Salvador, at Gloria Diaz. Ang director po nito ay si Derek Cabrido. Number 8, Firefly. GMA Pictures and GMA Public Affairs. Ang bida po rito, Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Epi Quizon, Max Collins, at Dindong Dantes. Ang director po niyan ay si Zig Dulay. So number 9, Broken Heart Trip.
BMC Films in partnership with Smart Films. Ang bida po dyan, Christian Bables, Andoy Ranay, TJ Marquez, and Ia Mina, and directed by Lem Lorca. Parang kilala ko lang dito, Christian Bables, yan lang yung matunog, pero yung the rest, parang hindi masyadong kilala. Number 10, Gomburza. Jescom Films and MQS Ventures. Starring Piolo Pascual, Khalil Ramos, Elijah Canlas. So, ito si Elijah Canlas, ito yung jowa ni Miles Ocampo. Jaime Fabregas at directed by Pepe Jokno. So ayan po yung list ng 10. Dati po kasi expected 8 lang, pero lumalabas ngayon mga kababayan, 10 ang official entries dyan po sa 2023 Metro Manila Film Festival. So ayan mga kababayan, pero ito ngayon ang meron pong nag-iingay ngayon ng mga fans. Ito pong fans ni Nadine Lustre mga kababayan. Kasi daw, bakit daw na itsapwera ang pelikula ni Nadine Lustre dyan po sa Metro Manila Film Festival. Ayan ako, nagwawala po itong mga fans ni Nadine Lustre. Sabi nga dito, nanggigigil. Ah, galit na galit, gustong manakit. Nagwawala sa social media ang mga fans ni Nadine Lustre. Makaraang hindi makasali sa listahan ng Metro Manila Film Festival entries ang kanyang pelikulang Nocturno. Pumalaga mga fans ni Nadine sa pagkakabusura ng Nocturno. At sinabing sinayang ng MMFF ang pelikula ng 2022 MMFF Best Actress at Box Office Queen. Kasi kung matatandaan natin last year, ang nanalo pong Best Actress ay etong si Nadine Lustre. Nako po, at yung pelikula nila mga kababayan last year ay tumabo po sa takilya at naging box office hit last year mga kababayan. Kaya yung pelikula nila last year, yung The Deleter, ha? Talaga naman po nga, ako, no, tatandaan ko pa, binalita din natin yan, talaga naman nga namayagpag po yan sa takilya. Tinalo pa niya yung pelikula ni Visceral, ni Vice Ganda. Kaya sabi ng mga tao, ano to, joke? Ano to, MMFF? Nocturno excluded? Okay lang kayo? O kakagigil kayo for real? Hoy, hindi pasok Nocturno sa MMFF? O ito, may mga mura. Ayan, nagwawala na, nagmumura na itong mga fans ni Nadine Lustre. Most requested horror film ang Nocturno, but still di nakapasok for MMFF 2023. Disappointed and sad, but still gonna watch it. O yan. O, sabi tuloy ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga fans ni Nadine Lustre, Nadine was robbed off from a possible back-to-back win. This is not acceptable. Anong silbi ng mga votes and promotions namin kung na-stab lang ng ganun? Ang gusto namin na makapasok like Nocturno. Ang unfair ninyo, imaw. Oh. So weird, snubbing na din Nocturno when last year, Deleter is the best grossing film and gathered lots of award. IDK, what's the concept this year? Ayan mga kababayan, yung reaction ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung fan ni Nadine Lustre. Bakit hindi daw sinama itong Nocturno? Ano ba, pinipigilan nyo ba, hinaharang nyo ba na magkaroon ng back-to-back awards itong si Nadine Lustre? Sana maisama. Kasi magandang labanan ito pagdating sa sa Best Actress. Kasi tingnan nyo maglalaban kung sakali Best Actress Award, sino maglalaban? Sharon Cuneta. Sino pang magaling dito? Vilma Santos. Oh, Eugene Domingo. Ayun na, Alessandra De Rossi. Yan, mabibigating mga yan, mga artista. Isama na natin si Marian Rivera. Ayun po yung mga pangalan maglalaban sa Best Actress. Sa Best Actor naman, kung sino-sino maglalaban. Oh, Alden Richards, Derek Ramsey. Oh, Macho Guidicelli, Ding Dong Dantes, Christopher De Leon, Tirso Cruz, Piolo Pascual. O yan mga kababayan, yung mga bigating pangalan na pwedeng makuha ang
best ano, actor award. So bakit daw hindi niyo isinama si ano, si Nadine Lustre? Nang ganda sana ng laban niya, no? Lalong-lalo na itong si Nadine Lustre, ang defending, kumbaga sa basketball, defending champion. At kinakailangan niyang ma-i-depensa ang kanyang corona bilang best actress last year sa MMFF. So sana, no, ma-consider naman idagdag itong Nocturno. Hindi natin alam. Alam niyo, minsan dito may politika rin dito, eh. Hindi po talaga mawawala kahit pagdating dito sa ano, sa mga ganito, sa mga pelikula. Hindi po nawawala ang ano, ang politika. So, ayan lang panawagan ng mga fans ni Nadine Lustre. Baka pwede naman maisama yung Nocturno. Ito pong horror film na pinangungunahan po ni Nadine Lustre. Ito pong last year na humawak ng box office at Best Actress Award last year sa nakaraang 2022 Metro Manila Film Festival. So ayan mga kababayan, yung update natin. Naku, malapit na po ito. Ayan naman na pinag-uusapan na. So yun lang po muna mga kababayan. Magabang po kayo sa ating mga susunod pang updates dito po sa entertainment, maging sa ano, sa politika. Ingat po tayong lahat. God bless.